Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, at itong si Oscar De La Hoya. Ilan lamang yan sa mga bigating pangalan ng mga Mexican champion na pinataob noon ng ating 8th Division World Champion na naging dahilan upang mabansagan ang ating kababayan bilang ang The Mexicutioner. Dahil karamihan sa kanyang mga tinalong boksingero ay panay mga Mexicano. Pero alam nyo ba kung sino ang pinakaunang Mexican na nakatikim ng hagupit ni Pacman? Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, don't forget to like and subscribe sana mga sir. Salamat! December 4, 1998, dalawang linggo bago ang kanyang 19 na kaarawan, ay maagang natanggap ni Manny Pacquiao ang regalong matagal na niyang inaasam-asam. Ang manalo ng isang pandaigdigang titulo. Ito ay matapos niyang matalo ang pinakamahusay na kampiyon ng mga panahon na yon. Para maagaw nito ang WBC at Lineal Flyweight World Title. Makalipas lamang ang 4 na buwan ay agad na dinepensa ni Pacman ang titulong kanyang napanalunan. Kontra sa isang matapang na Mexican na nagangalang Gabriel Mera. Bago pa man maangasan nila Antonio Margarito at ni Bambam itong si Pacman, ay una nang nakatikim ng kahambugan mula sa isang Mexicano itong ating pambansang kamao. Nang sabihin sa kanya nitong si Gabriel Mera na pababagsakin siya nito sa loob lamang ng round number 2. Dagdag pa ng Mexicano na hindi masasayang ang kanyang pagdayo. Dahil paniguradong kanyang maaagaw ang titulong hawak nitong si Manny Pacquiao. Sa kabilang banda ay mataas rin naman ang kumpiyansa ni Manny na siya pa rin naman ang magwawagi sa bandang huli. Kinanap ang laban ng dalawa dito sa bansang Pilipinas sa Araneta Coliseum kung saan ay dinaluhan ito ng libo-libo nating mga kababayan upang masaksihan ang unang pagdepensa ni Pacman. Sa pagsisimula ng bakbakan ay tila sinusukat muna nila ang estilo ng isa't isa. It's been a long time. 1991 was the last time that a Filipino fought with a world title at stake dito po sa Araneta Coliseum. Manny Pacquiao, Mira ng Metepec, Mexico ay nakapula. Kaliwete po yung ating batang si Manny Pacquiao. Ang ating tao rito ay talaga namang successful itong pag-draw. So, mayroon natin mapapakinggan si Mr. Rico at naayos lang natin yung kanyang mikropono. At po sa kita ng ring, kung si parang better man who's going to win. Ooh, good left by Manny Pacquiao to the face of Gabriel Mira. Habang tumatagal ang bakbakan ay unti-unti nang nagiging mas agresibo itong Mexicano. At panay ang dukot nito sa bodega ng ating pambato. Gabriel Mira, eto, the way he's moving around, he's fighting from a distance. Palagay ko talagang ilag ito si Gabriel Mira sa mga tirada ni Manny Pacquiao. He's fighting from a distance but he's connecting. Yes. A distance. Good right by Chap, by Manny Pacquiao. Between Manny Pacquiao, the champion, and the challenger Gabriel Mira of Mexico. That's a good left by Manny Pacquiao na napa-atras si Gabriel Mira. At sa pagpasok na nga ng round number 2, gaya ng kanyang ipinangako, ay dito na niya umano, pababagsakin na ang ating pabansang kamao. 4 na pulgada siguro ito si Manny Pacquiao kay Gabriel Mira. Pa-fighter ito si Manny Pacquiao, parang iniintay niya pumasok. Matapang na nakikipagsabayan itong si Gabriel Mira, kung saan nakakapagpatama ito ng ilang malilinis na kombinasyon na bahagyang nagpayanig naman dito sa ating defending champion. Natabahan siya, pagpasok niya. Oh. And it looks like he's a little hurt here. He got hurt. At si Manny Pacquiao ngayon is moving away and he has to clinch. He's a little careless sa kanyang defense partner. Ilang nagiging problema kay Manny Pacquiao sa kanyang pagigigil na makasakit at makapanalo. Ay kumisan eh, naiwanan niya bukas yung kanyang defensa. Ito, you know that it's Manny Pacquiao. Manny. May pabilis rin ang kamay nito si... Ooh, good luck by Ira. Manny Pacquiao got shaken up that time. Again, oh. He goes moving around. Hinahabol siya ni Gabriel Mira. Palang dalawang kamay ni Manny Pacquiao. Mapasok yung mga sutok na yan ni Gabriel Mira. Again, he goes, comes up with a flurry of punches. Ngunit sa huling bahagi ng 2nd round, ay isang solidong kaliwa ang kumonekta
na siyang nagpabagsak dito kay Gabriel Mera. Times here in round number 2. Oh, good combination there by... Sabi ni Richard Steele, sumunog na raw ang bell. Panoorin po natin ang nangyari sa pagtatapos ng round number 2. Here's the new, another one coming. Yes, that's right, by Manny Pacquiao. At sa pagtunog ng kampana ng mga sumunod na round, ay gusto nang tapusin ni Pacman ang hambog na Mexican. Pacquiao, gusto niya nang tapusin na. Kanina, ito si Mira, isa sa kagalingan nito, magaling na clean ito. Isa ilon! Napakatara pa natin si Gabriel Mira. Sabi Pacquiao, binabayo na siya ni Manny Pacquiao. Manny Pacquiao clearing away, Gabriel Mira trying to fight back. Oh, look at those left being delivered by Manny Pacquiao, but Mira trying to fight out. At makalipas lamang ng ilang minuto ay muli na namang natumba itong si Gabriel Mera. Richard still asking him to get up. Intentional slip. Manny Pacquiao scoring a goal at the robbery leg table si Gabriel Mera. Manny Pacquiao still bouncing on Gabriel Mera. Mera really trying to fight back. At sa pagpasok ng ika-apat na round ay dito na tuluyang tinapos ni Pacman ang laban nang muli nitong pinatumba itong si Gabriel Mera nang hindi lamang isa o dalawa kundi tatlong beses pa. He gets up at the count of 9. Partner, kung isa pa knockdown dito, tapos na itong laban. The 3 knockdown is in effect. And Manny Pacquiao. Ito si Gabriel Mira. Kaya napilitan na bumagitna ang referee para tapusin na ang laban. Panalo si Pacman via technical knockout. Magmula ng araw na yon ay nasundan pa ng ilan pang magagaling na Mexicano ang nakasagupa ng ating pambansang kamao. At ang lahat ng mga yon ay tinalo ng ating 8th Division World Champion. At bago ko pala tapusin ang video na ito ay nais ko munang i-shoutout ang ilan sa mga masugid nating mga taga-subaybay. Ang kumpare kong sina Adrian Ray Watasiwa, Rodolfo Quintana, Louis Bugas, Gelman Limato, Florence Daginaw, at kay Jun Taylo ni Pumuseno. Shoutout sa inyong lahat mga sir. So hanggang dito na lang muna ang video natin sa araw na to. Mag-iwan lamang na inyong komento at huwag sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat.